Oo, ano. Tama. Ang ano dyan, ang mahirap kasi yung pag beginner ka tapos yung hindi mo pa alam kung saan ka magsisimula talaga, yung parang hindi mo pa, lalo na yung mga iba na hindi pa nila narinig ang freelancing, yung hindi, magsisimula ka pa lang as in sa Facebook na ano ba ang freelancing. Doon pa lang ang dami ng ano eh, ang dami ng magsisend ng message sa iyo, click mo ito, subukan mo ito, plus mga ganun. Ang mahirap doon eh, karamihan ng mga nauuna yung ano, yung mga clickbaits, yung ano na yung mga uso sa ano sa Facebook na ina-advertise nila. Oo nga, Sir Phoenix. Actually, yun pa, nakikisabay pa sila sa dami ng so, kaya sobrang nakaka-overwhelm. Mas maganda, may mga group na ganito na talagang from own experience, pwedeng mag-share kung paano talaga mag-start as a freelancer. Kung paano, kung ano ba yung pwedeng path na sundin nila. May options naman sila kasi hindi naman pare-pareho ang freelancing journey. Parang sa ano din, corporate na career, hindi din pare-pareho. Merong dire-diretso, merong madami pang pinagdadaanan bago maging successful. Tama. Tama. So, bali, kung ano, in fact, kung ano ang approach natin sa offline world, halos ganun din naman ang gagawin natin sa online eh. Ano lang kasi nakaka-intimidate lang sa iba dahil syempre online nga, lalo na hindi mo nakikita yung at least sa corporate ano, pag for example sa interview, physically na makikita mo yung tao. Pag online, magka-cover letter ka pa lang, parang hindi invisible yung client eh, hindi mo makikita ng harap-harapan hangga't sa yung mag-o-offer siya ng video interview. Doon mo lang siya makikita. Otherwise, parang hindi mo kilala kung kanino ka nag-a-apply. Oo nga, Sir Phoenix. Pero big advantage din sa freelancing yung sa corporate kasi napaka-laking bagay ng seniority. Pag online sa freelancing tayo pantay-pantay lahat. Parang doon ko nakita yung ano, yung walang discrimination kung anong educational background, kung saan family ka galing. Kasi sa corporate, napakalaking bagay nun. Ayun. Oo, kahit na mas skilled ka, basta sa seniority, dapat mauna muna yung ahead sa'yo kung sino yung nauna. Pero sa freelancing, pwede kang mag-excel. Pwede kang mag-excel on your own na hindi mo na kailangang antayin yung nauna. Arang ganon. Oh, totoo yan. Kasi pag sa application pa lang eh, kahit sa dami-dami ng nag-apply, kung ako yung client, wala naman akong titignan doon whether ano, hindi naman lilitaw agad-agad kung anong background mo eh as a freelancer. It really depends on your cover letter. Pag napag-interesan yung cover letter mo, next naman yung profile mo. Pag napag-interesan yung profile mo, doon na ako magsusulat sa iyo as a client. Kaya hindi doon mailalagay kung ilang years ang experiences mo. At first glance, hindi naman mahahalata kung ikaw eh pioneer sa niche mo or superstar ka o summa cum laude ka. Hindi naman makikita doon eh. Kaya nga tama yung sinabi mo na pantay-pantay lang tayo kasi talagang pantay-pantay ang labanan, especially at first glance. Sa cover letter pa lang, talagang ano na tayo, pareho ang labanan. Walang kahit anong position ka pa, wala talaga, pare-pareho. Hindi makakapili agad-agad ang client kung sino ka man as a freelancer. Unless siguro kung napaka-popular mo na, nakilala ka na worldwide, na pagkita pa lang sa pangalan mo, eh agad-agad na, uy, alam ko to, magaling to. Unless kung ganun ka-popular, pero halos lahat naman tayo, pare-pareho talaga eh. Hindi nila kilala kung sino-sino talaga tayo. That is, tsaka lahat naman, Sir Phoenix, ng naging popular, tsaka yung well-known influencer, talagang nagdaan din talaga nagdaan din talaga sa umpisa, sa, as in sa mahirap na
na start na walang makitang client, hindi alam kung anong gagawin. Ayun. Yeah, lahat tayo nagsimula diyan. Ako rin naman nagsimula din naman ako na ano, nanganga eh, na walang client. Halos mapapa kung hindi lang ako medyo funded kasi ako nung nagsisimula ako kasi ex-OFW ako eh. Kaya may pondo. Kaya parang hindi masyadong mabigat sa akin. Nakakainis lang talaga yung nag-e-effort ka tapos walang nag-e-effort kang magkumawa ng cover letter mo tapos hindi napapansin. Nakakainis lang talaga kapag repeatedly na yun ang nangyayari. Pero in my case, when I was starting off, medyo okay pa kasi ako financially. So parang hindi masyadong mabigat. Kawawa yung mga ano, yung mga isang buwan na lang ang naiwan na ano. Pang isang buwan na lang naiwan na. Pero yan naman, medyo kawawa kasi nai-stress sila sa, yung nagpapanik sila na patapos na ang ano ang buwan eh, wala pa silang makuha-kuha ang client. Yan ang parang nakaka-ano rin. Somehow kasi pag may backup ka na alam mong pag wala kang client, may confidence din na nadadagdag sa'yo eh. Parang malakas yung loob mong makipag-negotiate. Hindi katulad ng kailangan mo ng client. Sige na, papatusin ko na to. Hindi mo isasalang-alang yung gusto mo talagang client. May ideal client ka naman. Pero kung gipit ka na talaga, kailangan mo na ng money now, talagang kahit sino na lang dumating. Kaya malaking bagay din yung may backup. Meron kang emergency fund saka sakali mahirapan maghanap ng client. Totoo yan. Yung mga galaw mo sa freelancing, depende talaga sa confidence mo, sa level ng confidence mo. Kapag ganun nga na, yung taggutom na, oo, susunggaban mo na lahat ng mga available na ano dyan, na contract dyan. Tapos ano na to, yung the way you introduce yourself, the way you write your cover letters, pag minsan naaamoy na ang desperation doon. Dahil yun nga, syempre, reality is desperate na tayo kapag wala na talagang pondo. Malaking-malaki yung ano, yung hanapin mo yung paraan para maging confident ka, yung hindi ka magmukhang yung gutom na gutom na. Oo, nagmamakaawa. As much as possible. Malaking bagay yan eh. Unlike sa, I think, parang sa corporate, mas okay pa yung nagmumukha kang kawawa kasi talaga maawa ang HR sa'yo. Pero, sa freelancing, hindi maganda. In fact, pag nagmumukha kang kawawa, lalo kang hindi i-hire. Exactly. Kasi parang kawawalan sila ng confidence. Sa skill mo, kahit na magaling ka naman, ay, parang magkaka-bad impression din. Oo, negative points nga kung tutuusin eh. Kasi sa isip-isip ng client, sasabihin na, ayoko sanang hiring kita just because naaawa ako sa'yo. So, bale, that thought alone, disturbo na imbes na sasabihin na I am going to hire you because of your skills, because I am impressed. Hindi eh, iisipin nila na, ay, kawawa naman ito. Gusto kong i-hire kasi kawawa naman ito. Yung ganun na klaseng thought, trail of thought pa lang sa client, wala na, minus points na yan sa'yo kasi parang it will linger on. Kahit na na-hire ka na because of your skills, pero yung porket nagmukha kang kawawa, that impression will linger on for a couple of months na iisipin niya na naawa lang siya sa'yo kaya kanya hinire. It's really not a good approach. Saka, Sir Phoenix, pagka ganun kasi, mas mahahagil nila yung price mo. Hindi na makakapagtaas ng rate pagka ganun yung approach, pagka sa impression nila is kailangan na kailangan mo sila instead na dapat ang impression is kailangan nila ng freelancer, mas mahahaggle nila yung price, which is not good. Kaya dapat, as a freelancer, give value upfront kung yung hindi naman masyadong mahirap. Pero halimbawa, social media marketer ka, pwede mo silang bigyan ng social media audit
yung kahit templated, basta you show value to the clients or prospective clients para ma-realize nila sila ang may kailangan sa iyo, hindi ikaw yung may kailangan sa kanila. That's true. That is the trick. Yan ang trick talaga, yung ipaharap mo sa kanila. You have to make them realize na na sila ang nangangailangan, ikaw tutulong ka lang. Yun, okay. Yun ang ano eh, yun ang objective eh, which is kind of difficult. It takes some experience pa kung paano mo magawa yan sa ano, sa online. I don't know if people can do that on corporate offline. Hindi ko lang alam kung kaya ng mga kasama natin lang ganun, pero online we just have to. It's one of the things that I think freelancing blessed us with, kasi pwede kang ikaw mismo itong magdi-demand ng attention nila na ano, yung hindi ka nga nagmumukhang nagmamakaawa. That is the point there. Wag na wag. The smelly businessman ang tawag doon sa ano, sa entrepreneurship. Wow. All right. We're nasa oras na tayo. April, are you ready? Do you have drinks with you para ano? Okay na po ako, Sir Phoenix. Mm-hmm. Ready okay. Na. All right. So later on, I will be asking you if you have anything to advertise or pag magpapa-shoutout ka, I will be asking you for that later on, okay, at the end of the show. Okay, Sir Phoenix. Okay. Thank you. Right. And as usual, yung pag may technical problems tayo, kung nagkataon na nagpalya-palya ng konti, at your side, all you need to do is leave the studio, i-click mo lang yung X dyan sa baba, and then just come back anytime. And same din sa case ko, if in case na bigla akong mawala, wag kang mag-alala, babalik ako, okay? Okay, Sir Phoenix. All right, so let's start. Hello, everybody! Welcome back to another episode of Just Success, where we get to encourage somebody and drag somebody to talk to us about their life, their work, their experience, and their success story in freelancing. Right now, I have Miss April Botan today, and she's going to talk to us about getting higher pay and happier life thanks to online freelancing. Medyo naaga-aga akong nag-click para ano, medyo magkakilala na lang tayo, and I think many of you na pumasok ng medyo maaga-aga, nakita nyo na kung paano ano, kung ano ang points of view namin, at nakita nyo kung paano magchismisan ni Miss April dito. Now, before I pass the mic to Miss April, let me ask you, ladies and gentlemen, to please share this webcast and say click shared sa ano, sa comment section down below. Also, let us know where you are viewing this from. You will be receiving, then you'll be receiving, April is giving away a PDF copy of her Instagram growth hacks. Just share this interview on your FB wall and comment shared on the comment section down below to receive her free gift. Alam niyo naman siguro ito talagang dat lang ginagawa namin during Just Success episodes. Pag shinare ninyo sa wall ninyo, and then you put you write shared on the comment section, darating at darating sa inyo yung message na you just received a gift made by our guest. Ang ganda nito, Instagram growth hacks. Kasi marami sa atin itong pinaglalaroan natin ng Instagram pagminsan, lalo na ngayon na ano, na nasa GCQ, ECQ tayo. Wala na tayong ibang mapaglibangan kundi Instagram pagminsan. And it would be nice if we would make a little bit of, catch a little of attention out of it, or make some money out of it. Para naman meron tayong papakita sa ating mga future clients kung sakasakali na gusto nating i-apply ang ginagawa natin as social media people. All right. Now, again, ladies and gentlemen, ito po si Miss April Botan, and I think it's time for before I introduce her, nakalimutan ko na kung anong dapat kong gawin kasi medyo na nagpalya ang StreamYard. There you go. Let me greet you, everybody. Kayo mga viewers natin, lalo na ito mga maaga. Hello, Miss Eve Manalo from Concepcion, Tarlac. Hello, Miss Evelyn Lopez. Hello, Miss Maria Asuncion Cortez Tadena. Hello, Miss Karen Melba Sassis. Yes, good morning po. And hello, Miss Catherine Dash J Ruby. And hello, Miss Neneth Acuna De Pano. Miss Lenny Babao, good morning din po. Hello, Miss Zeth. Wow.
Muntik na ako mabulol dito. Ms. Zeth Salinas Poras. And hello, Ms. Lindy Cobot-Mating. Ms. Lani Medina. Hello po. Hello po. And Ms. Robelyn Legada. Hello, Ms. Wilma Desamero San Agustin. Hello, Ms. Sen C. Calvelio. Ang ganda naman ng pangalan, no? CCC. Hello po. And Ms. Salamanca AG. Hello there. Hello. Oh, from the... Ay, si ano, si Miss po, si Miss April pala ang nasa Davao. Hello, Miss Salamanca AG. And hello, Miss Marites Frias. Hello, sino pa nandito? Ma RS. Ganda na ng pangalan, oh. Ma RS. Bookkeeping is normally... Oh, thank you very much for participating. May nagtanong po kasi dito sa comment section about bookkeeping. Thank you very much for sharing your opinion. Ganyan po sana lahat. And hello, Miss Everly M. Bacolod, Miss Jenaline Marasigan Andaza, Miss Regina Silvano Alpez, and sino pa? Oh, napaka-active na mga viewers natin yan. Hello, Miss Jinky Awa Mayormente, and Miss Imelda Castro, watching from Caloocan City in our office, in their office daw. Hello, Miss Aisha Tiong, and Miss Cherry Padolina. And lastly, Ms. Rowena Diokino. Hindi ko alam kung paano i-pronounce po ito. Ms. Rowena Diokino? Okay, paki-ano lang. Pakisabi po sa akin kung mali ang pagbigkas ko ng pangalan ninyo. But good morning to everybody! Umagang-umaga, ang ganda ng, ano, ng morning natin. As you can see, at the background, tinakpan ko po dahil masyadong maliwanag na. But it's a very, very sunny morning here in Benguet. I'm your host, Mr. Phoenix, and we have Miss April Boton. Ayan, Miss April, take it away. Let us know what's your story. Hello, good morning. Salamat sa pakikinig at saka pag-join dito. So, I'm here to share my story. So, I'm a BS accountancy graduate, as in purely accounting background. Meron akong experience sa public service as a CPA. In fact, na-employed ako sa one of the biggest accounting firms in the Philippines. I have 3 years experience there. And then after working sa auditing firm, nag-transfer ako sa private company as an accountant. So, yun yung corporate life ko. So, ano ba yung mga naging struggles ko having that life? First is the public transportation. Nung nagtatrabaho ako sa Makati, sa Quezon City ako umuuwi. And then, ang average travel time ko is 2 to 3 hours. Ngarag ako nun. Kung gusto ko kasing mabilis makapunta sa work, syempre pipilitin kong mag-MRT, which is sobrang siksikan. Tsaka pagdating ko sa office, pawis na ako, hindi pa ako nakaka-start mag-work. If gusto ko naman mas komportable, magte-take ako ng bus, which is napakatagal naman para akong pumunta ng probinsya. At saka, inaabutan na ako ng pag-CR sa bus. Parang minsan, may experience ako nun, di ba? From, sa Tandansora kasi ako eh, sa talagang Quezon City, sa north side talaga. May experience ako nun, hindi pa ako nakakarating ng Makati, bumaba ako sa tapat ng Mega Mall kasi CR na ako sa tagal talaga ng biyahe. Goodness. Grabe talaga yung naranasan ko nung nagtatrabaho ako sa Makati. So, sinabi ko, dapat malapit ako sa work. So, nung nag-transfer ako sa Pasay na, sa private company na ako nag-work, nag-apartment ako sa Mitaf, malapit lang. Supposedly, dapat malapit lang. Pero ang hirap pa din. Ang hirap makahanap ng taxi, tapos yung bus, since malapit lang, pag dumadaan sa side namin, puno na. So, ang hirap talaga. So, kahit malapit lang, at least 1 hour dapat inaalat ko sa transportation. Nag-a-apartment na ako noon. Yun yung pinaka-first struggle ko nung nasa corporate life ako. So, second struggle ko is yung work itself. Being an accountant,
syempre nandiyan yung deadlines, stress sa mga boss na nakuha nila sa stress sa work, sa client. Kasi pag accountant ka, hinahabol mo yung reporting date, yung tax requirements, yung BIR, yung SEC requirements, which is dapat matapos ng ganito. Kaya laging may overtime, laging hindi ako nakaka-uwi ng maaga. Minsan, nagwo-work pa ng weekends. Minsan, nag-overnight pa sa office. Minsan, umuwi lang ako para maligo. As in, wala akong buhay kundi work. Work lang ng work. Buti na lang dalaga pa ako noon. Buti na lang wala pa akong asawa noon. Nung panahong yon. So, hindi pwedeng diskartihan yung mga work o yung mga task na dapat gawin kasi dapat kung anong gusto ng boss, halimbawa may format kang alam or may formula kang alam para mag-come up dun sa gusto niyang outcome, hindi pwedeng sariling diskarte. Dapat kung ano yung nasa isip ng boss mo, yun dapat yung sundin mo kahit hindi mo naiintindihan, which is napaka-stressful. Kasi minsan, gawa ka na lang ng gawa para ka ng robot. So, kaya ang third struggle ko nung nag-work ako sa corporate, there's no room for creativity. Kasi accounting is an exact science. Hindi ka pwedeng maging creative. Kasi against the law pag naging creative ka. Tsaka, lahat ng gawin mo dapat defended by the principles tsaka ng standard, accounting standard, which is nagbabago taon-taon. Na aside from work, dapat meron kang accreditation ng CPD as a CPA. Kailangan mong aralin yung mga bagong standards para magawa mo yung work ng ayos. Tapos, ang last struggle ko dun sa corporate job ko, yung mental health ko talaga. Siguro, konti na lang magiging depressed na ako. Kasi, yung feeling na ang bobo-bobo mo kahit lahat ng effort mo binigay mo, once na magkamali ka, halimbawa may mali kang na-report lalo na pag may impact sa final report sa numbers tapos ikaw yung gumawa, parang hindi man sabihin sa iyo ng boss mo na bakit mo 'tong ginawa, parang ipaparamdam niya sa iyo yung whole blame kung bakit nagkamali, kung bakit na-delay. Ang hirap. Kaya sabi ko nung panahong yon, once na magka-family ako, dapat hindi na ganito. Dapat hindi na ako stress kasi madadala ko yun sa ano ko eh, sa mga anak ko. Ayun yung ano ko, yung background ko as a corporate. Tapos, ang turning point, nung 2015, nakilala ko yung asawa ko, tsaka nagka-anak ako, na nabuntis din ako nung 2015. Nung nandun ako sa Pasay, nagtatrabaho ko sa private company as an accountant. Nung nag-maternity leave ako, nag-decide ako na ituloy-tuloy na yung resignation para maalagaan ko yung anak ko, yung newborn ko. Kasi hindi ko talaga kayang pagsabayin yung accounting work at saka yung motherhood, saka yung magsisimula ka ng bagong family, tapos yung mental health mo hindi okay. Sabi ko, hindi ko na kaya. Ayun. So, sabi ko sa sarili ko, hindi pwedeng trabaho na lang ang buhay ko. May family na ako, kaya itutuloy-tuloy ko na talaga. Bahala na. As in, wala pa akong idea sa freelancing noon. Tapos yun, nag-focus ako sa pag-aalaga ng firstborn ko. Naging ano siya, 2015. Tapos nung 2017, 2 years old na siya, nag-isip-isip na ako, anong plano ko na? Hindi naman pwedeng wala akong kita. Kasi, syempre, para matulungan ko yung husband ko. Nag-search ako sa Facebook, tinype ko freelancing, yun. Ang unang-una kong nakita, yung ad ng Work From Home Pinoy's pa ata yung pangalan ng Sir Phoenix. Mm-hmm. Yes, hindi pa yes. VA Bootcamp, yun. Work From Home. Tapos yun, parang nagkaroon ako ng hope na, uy, pwede naman pala. Sige, try ko.
kinuha ko yung complete package kasi pag complete package, merong bookkeeping course na kasama. Mm-hmm. So, nag-enroll ako sa complete package with bookkeeping course since may background ako sa accounting. Naisip ko, yun na yung unfair advantage ko para magamit ko, maging leverage na sa online work. Tapos, I think 2 to 3 weeks ko siya, 2 to 3 weeks ko siyang inaral, araw-araw, habang nag-aalaga ng anak ko, habang nasa bahay. Tapos noon, inayos ko yung profile ko sa Upwork, naghanap-hanap ng client. Akala ko madali, ang hirap-hirap pala. As in struggle, parang nawawala na ako ng confidence sa sarili ko kasi ang hirap. Talagang ang hirap magka-first client, lalo na pag wala ka pang rating, tapos hindi ka pa experience sa mga cover letter, hindi ka pa magaling mag-write. Siyempre, galing ako sa accounting field, hindi ko naman alam yung proper writing na kailangan pala ng, basta hindi ko pa makuha yung hook ng online freelancing. Tapos, nakita ko sa post sa loob ng group ng Work From Home Pinoy's na si Miss Bong, may ino-offer siya na summary ng transcription ng job success for $5. Mm-hmm. Sabi ni Miss Bong, for good rating, para sa mga first-timers na wala pang rating sa Upwork. So, talagang inano ko siya. Grinab ko siya. Actually, madami nag-grab dun eh. Naunahan ko lang sila. Isa ako sa mga fortunate students na nabigyan ng pagkakataong yon. So Work From Home Pinoy, si Miss Bong, galing kay Miss Bong yung una kong work. Tapos ang ganda ng review niya sa akin sa Upwork, bukod doon, nireview niya pa din ako sa LinkedIn. So after a week, dahil doon sa review na yon, nakakuha ko ng client sa Upwork as a bookkeeper VA ng isang Singaporean bookkeeper VA. Yun, nagtuloy-tuloy na yung Upwork journey ko. Kaso lang, as a bookkeeper, parang hindi pa rin ako masaya. Parang nai-stress pa rin ako. Ba't ganon? So, tapos lagi ko pang nako-compare yung sarili ko sa iba na parang ang dami-dami nilang traces from clients. Parang yung client ko, hindi ko naman nasa-satisfy. Siguro, naghahanap lang ako ng appreciation. Parang ganon. So, nag-explore ako ng different skill. Nakita ko yung social media marketing. And then, nag-try ako. Tapos nag-enjoy ako sa social media marketing. Parang leap of faith na rin. Iniwanan ko yung bookkeeping, tapos social media marketing yung in-offer ko. Mm-hmm. Para makakuha ko ng client. Nag-follow kasi ako ng madaming influencers, Filipino influencers. So may isang influencer na ang technique is giving value upfront. Para makakuha ko ng client, nagbibigay ako ng free social media audit. Ang dami sa akin nag-respond dahil sa social media audit. So, may naging client ako na taga US. Ayun, naging okay siya. Ever since na naging client ko siya, naging social media marketing na talaga yung focus ko. Hindi na ako bumalik sa bookkeeping. At saka pala, sa Upwork pala, nagkaroon ako ng difficult client. Isang agency. Tapos, time tracker siya. Mm. Yung parang kine-question niya yung mga ginagawa, yung ginagawa ko. Bakit daw antagal? Bakit ganito katagal? Bookkeeping pa din yung ano ko nun. Bookkeeping din yung service ko sa kanya nun. Mm-hmm. So, parang nawalan ako ng gana sa bookkeeping. Nawalan din ako ng gana sa Upwork. Kaya, ang sinunod kong path, yung pagda-direct prospecting sa Facebook. Ang ginawa ko, nag-join ako sa mga Facebook groups using my skills, social media marketing, tapos pumili ako ng market, which is health coaches. Ang daming nagre-respond, ang daming leads na nakukuha. Pero it takes time din, tsaka kailangan consistent. So,
ngayon, yun na talaga yung ano ko, yun na talaga yung platform ko. Yung pag-join ng group sa Facebook, tapos pag-message sa kanila, giving value upfront, pagbibigay ng free social media audit. In fact, may naging premium client nga pala akong gustong i-share. Binigyan ko siya ng social media audit at saka 2 weeks free service na social media. Taga ano siya, taga Europe. Tapos, nung binigyan ko siya ng social media services, yung social media services is daily post every day. As walang ads, ano lang, daily post lang sa Facebook niya at saka sa Instagram. Mm-hmm. For 2 weeks. Tapos before mag-end yung free service namin, siya na yung nagtanong kung ino-offer ko daw ba yung service na yon kung ino-offer ko yung service na yon sa ibang client. Sabi ko, oo. Tapos nanong niya yung rate ko. Ang ginawa ko, nag-send ako sa kanya ng proposal. Medyo mataas yung rate. Which is kinagat niya, nakakatuwa. Kasi, ang ano niya, ang duration niya matagal, 3 months. Tapos mataas yung rate. Nakakatuwa lang, parang na-confirm ko na giving value upfront pala or doing the free service works. Mm-mm. Kaya, doon ako naging komportable. Siguro yung iba sa Upwork talaga nakakakuha. Ako kasi, siguro dahil sa bad experience ko doon sa time tracker na naging client ko, kaya inayawan ko yung Upwork. Kaya nag-concentrate na lang ako sa Facebook. Facebook lang talaga yung pinagkukuhanan ko ng clients. Ayun, yan lang talaga. Hindi pa ako active niyan sa pagpo-post ng sa ano ko sa profile ko. 'Di ba yung iba may mga post din sa profile nila. Ako talaga nagpo-comment lang ako sa Facebook groups. Tapos ina-add ko sila, nagre-reach out ako sa kanila na nagiging curious ako kung ano ba yung nagiging struggle nila sa social media. Tinatanong ko sa kanila kung how's your business, tapos ano ba yung nagiging struggle nyo sa social media. Pag sinabi nila sa akin, tapos pakiramdam ko, may ma-offer naman ako. Yun. Saka ako sa kanila tinatulungan. Ayon, Sir Phoenix. So, that is exactly my style. Exactly my style. Kung paano yung, kasi marami, may some time ago, nung uso-uso pang ang Upwork at hindi pa masyadong istrikto, bali pinag-uusapan ng karamihan ng mga freelancers kung paano ka makakuha ng direct client. Kasi nga, di ba, maraming kaltas-kaltas ang Upwork, ang mga platforms dyan, maraming kaltas-kaltas. And people are wondering, how do I get direct clients? Karamihan sa mga coaches hindi sinasabi kung ano ang style nila. But what you just said, using social media, reaching out, tapos nangungumusta ka lang, just trying to be a friend and explaining kung nagkataon na meron silang kailangan at may nagkataon naman na you can provide what they need, then doon mo na i-introduce ang sarili mo as somebody who can offer services to them. That is exactly how I get my clients outside the platforms. Wow, kudos to you, April. I love your experience kasi may yung mga napagdadaanan mo, parang may silbi. For example, itong nahirapan ka sa Upwork kaya parang disappointed ka na and parang medyo it pushed you to find a different way to get clients. That is so nice. Kasi karamihan nga sa atin, laging sinasabi ang Upwork. Dahil syempre, yun nga ang pinaka-popular na platform sa freelancing. And in your experience, nakapasok ka nga pero you were not happy. I like that. Inadmit mo na ano na hindi ka masaya despite the fact na nagkaroon ka pa ng client. Right? So what makes you happy as a freelancer? Today, I may say half of my dreams natupad ko na dahil na-discover ko ang freelancing. Pinangarap ko maka-focus sa family, yung hindi nadadala yung stress galing sa work. And ang galing lang talaga ni Lord na tinupad niya yon.
from 8 to 10 hours a day with compelled overtime. Nakakapag-work ako nga ngayon ng 3 hours a day lang with the same salary, with the same salary nung pinasukan ko nung corporate job ko. Actually, mas mataas pa nga kasi may taxes pa yun eh. Ayun. Then, nakakabili ako ng gusto ko. In fact, latest ko nabili yung ano namin, yung aircon namin kasi mainit. Wow. Aircon na, galing sa freelancing income ko. And then, siguro ang pinaka problem solve nung freelancing, yung stress talaga from work. At saka maging intentional presence para sa family, lalo na yung sa mga anak ko. Dalawa na kasi yung kids ko. So, tapos isang one-year-old, isang four-year-old, kailangan talaga nila ng attention. At saka, super blessed kasi nabibigay ko sa kanila yon. Hindi ko kailangan magtrabaho away from them. Tsaka hindi ko kailangan maging stress. Hindi ko kailangan. Yung nahanap ko yung sweet spot na namamanage ko yung work tsaka family. Kaya kong makipag-meeting habang kalong si Bunso, habang nagpapa-breastfeeding, nakakapag-meeting ako, nakakapag-discovery calls ako, habang naglalaro yung mga anak ko sa tabi ko. Yun yung pinaka-achievement. Ayun, sir. That is so nice. Na-catch mo ang attention ko sa pagkasabi mong intentional presence to your family. Kasi yung karamihan sa mga parents, mabigyan lang sila ng konting oras para sa pamilya nila, masaya na sila. But you yourself said, it's intentional presence to your family. Meaning to say, sinadya mo. Meaning to say, ikaw ang may decision kung gusto mong may oras ka sa pamilya mo o hindi. And that is such a blessing to many parents. May nagano dito, may nagpapansin dito, parang gusto kong, I want you to address this kasi parang kapwa accountant ata. Miss Regina Silvano Alpez, sabi niya, wow, that's my struggle currently as an accountant too. I want to explore my creativity and push myself to writing and designing and learn social media management and marketing. So thanks to you, Miss April, na ipakita mo na there is a life outside, out there. Now, even if you're an accountant, marami pang avenue dyan na pwede mong matouch. Kasi as you said, Miss April, ang pagiging accountant, pagiging bookkeeper, it's all numbers, it's all science, walang art. And marami po sa atin itong may creativity itch. Kailangan natin talagang ilabas yung mga ganyan. It is so good that you are here. Bale, nababanggit mo lagi yung ano, yung social audit. And si Miss Ma from where are you again? From Malaysia. Miss Ma RS from Malaysia, sabi niya, paano po ang social media audit? And even Miss Jersey Surplus sumisigaw, ano yung social audit? So could you kindly explain to us shortly what social audit is? What do you do with social audit? Yung social media audit, ideally, meron kasing isang software named as Likealizer na tinatrack nila yung performance mo, yung engagement rate, yung daily posting. Pero kaso lang nagsarado na siya ngayon. So kailangan pag mag-social media audit ka, manual na lang. Ano ba yung social media audit? First, kailangan mo munang mag-create ng idea social media profile mo. Ano ba dapat nasa ideal social media profile? Ano bang itsura ng profile photo? Ano ba dapat yung name ng handle name mo? Yung handle name is yung nakalagay sa Facebook, yung katugtong. Halimbawa, ako, ang handle name ko, facebook.april.button. Parang ganon. Dapat lahat ng yon speaks to your brand. Tapos yung ano mo, yung posting mo dapat consistent daily. Yun din, chine-check din yun. Yung cover photo mo dapat speaks to your offer. Speaks, parang dapat may ano siya. May universal branding. So things to watch out is your profile media, social media pic, yung profile photo,
tapos yes. yung cover photo, tapos yung bio. Yung bio dapat, nandun na yung offer mo. Yung offer mo, ano ba yung skill mo? Ano ba yung market mo? Ano ba yung service na pwede mong i-provide sa kanila? Yung nasa bio ng Facebook mo. Tapos, yung mga picture, yung mga example sa social media audit sa profile lang, yung mga pinopost mo ba, related ba dun sa skill mo, dun sa service? Parang makikita ba nila yung service na ino-offer mo? Yung service na ino-offer mo at a one glance? Parang ganon. Ganon yung social media audit. So, ideally, hahanap ka ng ideal social media profile. Hanap ka ng influencer. Tapos, compare mo yung gusto mong i-audit. Ano ba yung hindi niya ginagawa na ginagawa nitong influencer na to na successful na? Pwede mo siyang i-jot down. Parang i-bullet points mo lang siya as a guide para ma-improve yung account na ino-audit mo. Limbawa, yes. itong influencer na to, meron siyang Facebook Live every once a week, tapos ikaw wala, tapos gusto mong mag-increase ng followers mo, tapos itong influencer na to, ang cover photo niya, may hawak-hawak na mic, tapos ikaw ang cover photo mo, yung family picture nyo, yung ganon lang siya, madali lang siya, hahanap ka lang ng ideal profile, tapos i-compare mo lang yung mga laman dun, yung loob ng profile na ino-audit mo. Ayun yeah. po. I love that. And kasi yan ang pinaka na, I mean, pinaka, but, well, not pinaka, but mostly na nakikita ko when it comes to social media, nagpro-problema ang karamihan ng mga business kasi ang page nila hindi napapansin. So social media auditing means merely improving yung social media page, social media profile. That's what you do in social media auditing. Kasi tinitignan mo kung ano ang dapat na pwedeng i-improve. So you have to check by the numbers. Yung pangalan niya, yung profile picture niya, yung mga pinopost niya, yung activities niya. So that is social media audit. Thank you very much for explaining that and simplifying what social media auditing is. And yes, it does sound easy. Dahil it is easy. Lalo na sa atin, kasi nga mahilig din naman tayong gumawa ng mga profiles natin, mahilig din tayong mag-check ng mga profiles ng iba. We know what attracts us. So if it is working for you as a person, it means to say the whatever they are doing, na-attract ka. So that is something that you can introduce to other people whom you want to target as your client in social media auditing. Well, thank you very much for that. May tanong nga ako, Miss Botan. Sabi mo, yung feeling na ang bobo-bobo mo. Yung feeling na ang bobo-bobo mo. Do you feel this in freelancing? Since nag-freelancing, hindi na. Kasi sa corporate, wala kang choice kundi i-compare yung sarili mo sa colleagues mo eh. Kasi dinidictate niyo ng boss mo. Tsaka yung boss mo explicitly sinasabi sa'yo, ano ba, tanga ka ba? Ganon. Yung mga boss na ganon. Seriously? Ay! Yes, naka-experience na ako niyan. As in, ang sama talaga sa mental health. Pero sa social, sa freelancing kasi, ikaw, yung ang focus mo is improving yourself. Mm-mm. You don't have to compare yourself to others. Talagang focus ka lang sa improving yourself. Wala nang metrics, wala nang evaluation every year. Diba sa corporate, may evaluation every year para sa rate increase. Mm-hmm. Ayun. Kaya, yung once na mali ko, na hinighlight nung boss ko dati, parang nag-reflect dun sa evaluation ko nung last. Kaya, dala-dala ko pa rin siya hanggang ngayon, pero parang yun lang yung isa sa confirmation na hindi talaga ako pang corporate, pang freelancing talaga ako. Ayon, Sir Phoenix. Ang hirap ng ganyan, kasi you're, sa ating mga Pilipino talaga, human beings, madali tayong ma-disappoint, madali tayong ma-insecure,
And I don't know why corporations are, the corporate world does that. I do not understand kung bakit may ganyan na pinipinpoint yung mga faults ng employees as if ba naman that is a good way of improving your employees morale, boosting their morale and making them improve. That's just simply not the way it should be. Yung nasabi mo na ano na na kino-compare ka sa mga colleagues mo, I think that is really, that is one thing that is unavoidable pag nasa corporate ka because you're working with many other people. And I think that that puts you at an advantage as a freelancer kasi ang sabi ng marami, the disadvantage of being a freelancer is mag-isa mo nga. Mag-isa mo nga, wala kang colleagues, wala kang katabi, wala kang kachismis. But at the same time, ang advantage naman yan is walang inggitan, walang insecurean, wala kang yung lilingon ka na bakit ganun siya eh ako eh hindi. Tapos wala ka pang boss na magsasabi na bakit ikaw ganyan yung isa hindi. So it is, I think, a both pros and cons depending on how you see it. So far, ikaw pa lang, April, ang nagsabi sa akin na yung the fact na may mga colleagues ka disadvantage niyan. Ikaw pa lang nagsabi niyan because but it is true. I think a lot of people in the corporate world hate the feeling that they are being compared to their colleagues despite the fact that they are doing their job properly already. Tapos yung ganyan nga yung sabi mo may konting kamali ka lang naka-highlight na yan. Does that ever happen in freelancing? Meron ka bang client na naningil sa iyo na 2 years ago may pagkakamali ka? wala naman, pero may mga difficult clients din naman sa freelancing. Kaso lang kagandahan kasi sa freelancing. Para kasing business partner ka na eh, hindi ka na employee. Parang may say ka nang sumagot. May say ka nang i-defend yung, lalo na kung ikaw yung expert or kung ikaw yung, halimbawa ako yung social media marketer, tapos papakailaman niya yung mga post ko. Mm. May say ka nang i-defend yung ginawa mo, unlike sa corporate na, bakit hindi mo ginawa to? Ito yung sabi ng boss. Parang ganon. In a way, hindi naman talaga, mababait din naman ang mga tao sa corporate world. Siguro, yung boss mo, mabait din naman yun, tsaka yung mga colleagues mo. Yung system lang siguro. Mm. Kasi, ginagawa nila yung trabaho na hindi naman araw-araw gusto mo yung trabaho mabibigay sa'yo, pero kailangan mong tapusin. Mm-hmm. Tsaka yung pressure galing sa taas na nararamdaman ng boss mo. Syempre, yung boss mo, walang mapapagrelitan kundi yung nasa ibaba niya. Ayun. Tsaka yung stress kasi na ginagawa mo yung hindi mo gustong gawin, nakakapagsalita ka siguro ng masasakit. Kaya nagiging toxic yung working environment sa corporate. Ang hirap ng ganyan. Kasi sa pilitan, I do understand kasi maraming mga managers akong nakikita na kahit na ayaw nilang gawin, that it's protocol na they have to do it to the people they are managing. Kaya parang ano, parang napaka-toxic kasi even if you're a nice person, you are forced to be not so nice para lang ma-please mo ang boss mo rin, ang higher ups mo. You did mention here, parang hindi ka rin masaya dun sa first client mo. And you did answer na maybe you were just looking for, you wanted to be appreciated. How was that? Paano ba na hindi ka na-appreciate dito sa first client mo? Siguro, super newbie pa lang kasi ako noon eh. So, naka-time tracker kami noon. Ginagawa ko naman lahat ng task, pero lagi na lang kasi siyang may puna dun sa hours. O, bakit ganito katagal to? Bakit ganito katagal to? Ganon. Tapos, pagkatapos, may one time noon, pinagawa niya ako ng contract with, kasi ano siya, VA din siya, pero parang agency type na. May sarili na siyang agency. So, pinagawa niya ako ng contract, hindi niya nagustuhan. So, ang ginawa niya, tinawagan niya ako para lang sermon. Ah!
na kaya siya nakakapag-charge ng mataas kasi tinitreat niya as business partner, tinitreat niya as her own yung mga ginagawa niya. Mm-hmm. Parang ayan lang, siguro hindi lang talaga kami swak na babae din kasi. Mm-hmm. Babae din kasi or hindi lang talaga kami tugma. May mga ganun tao talaga na hindi talaga meant to being magkatrabaho, magko-conflict at magko-conflict talaga kami. So, ano lang siya, one month inano ko na siya, inayawan ko na siya, nagpaalam na lang ako in a nice way na nasabi ko, kailangan ko munang mag-focus sa anak ko that time kasi nai-stress ako sa kanya. Bookkeeping din kasi yung work ko sa kanya. Tapos, kasali sa task ko yung magawa ng contract, which is hindi naman dapat. Kasi nga, bookkeeping lang naman yung task ko sa kanya. So, yun. How disappointed were you? Kasi this was your first client in Upwork. This was your first client in freelancing. Hindi mo ba naisip na, ay, ganito ba talaga ang freelancing pala? Ang pangit naman. Hindi mo ba naisip na ganun? Actually, yun yung nag-prompt sa akin, Sir Phoenix, na mag-try ng social media marketing. Oh. Sabi ko, ayoko nang mag-bookkeeping, ayoko nang mag-Upwork. Yun din yung nagdala sa akin sa Facebook. Yung nakaka-stress din kasi ang Upwork para sa akin. Mag-e-effort kang mag-cover letter tapos di ka papansin it. Ayun, yun din ang nag-push sa akin para mag-concentrate na lang sa direct clients, sa prospecting sa mga Facebook groups, na building relationships with them, giving value with them, mm-hmm. tapos being active to a certain Facebook group na nandun yung market mo, para nandun yung presence mo. Actually, it pays off din kasi may mga nagme-message sa akin na hindi ko naman may message na if I can do this, mga ganon. Yun na yung naging ano, parang thankful din kasi naka-experience ako ng difficult client kasi yun yung nag-push sa akin para maging social media marketer tsaka para sa Facebook na lang mag-prospecting. I like that. Kasi tatanungin ko sana dito, what made you want to shift? But ka na-trigger sa ano sa bookkeeping, whereas I remember you saying na bakit yung complete ang kinuha mo is because may bookkeeping doon, so you thought that you can have the upper hand. So it means to say you were interested in using your background sa freelancing. So ano bang nangyari sa iyo? Nagpatong-patong na disappointment ba kung bakit you suddenly wanted to get out of bookkeeping? Akala ko kasi, Sir Phoenix, since may solid naman akong background sa accounting, okay na, leverage na. Yung pala, pagka online bookkeeping, kailangan ko pang mag-aral ng QuickBooks, kailangan ko pang mag-aral ng Zero, yung mga accounting software. And aside from that, kailangan ko ding alamin yung mga tax laws, yung mga tax laws ng ibang bansa, yung mga, yes. Iba yung accounting principles din nila eh. Yung booking, may pagkakaiba, yung generally accepted accounting principles ng US, US GAAP, iba sa Philippines, iba din sa kanila. So, kung mag-aaral din lang ako, why not mag-aaral na lang uli ako ng ibang skill? Mm-mm. Parang ganon. Kasi, since na-prove ko na stressful ang accounting, tapos mag-aaral uli ako, dadaanan naman ako sa same process, why not mag-try ako ng iba? Para, kaya sinabi ko siyang leap of faith. Parang sabi ko, bahala na. Para lang maiwas. Parang, kasi ang aim ko talaga, hindi madala yung stress from work sa mga anak ko kasi baka maging stress din sila, baka maging palasigaw akong nanay. Kaya yun, nag-decide ako, Sir Phoenix, na kung mag-aaral din lang ako uli, edi ibang skill na, yung interesting naman. So, natuwa naman ako sa social media marketing, kaya yun na yung pinush ko. Nabanggit mo yan ng ilang beses na. You mentioned it a couple of times, yun itong madadala mo yung stress mo sa mga anak mo. I like that. I like that. Kasi one of the things that we try to avoid is to involve home
na kung, for example, yung itong mga pumapasok sa corporate, pagpasok nila, na-stress sila, tapos pag minsan hindi nila maiwasan na dadalhin nila yung sama ng loob nila sa bahay nila. At ang shock absorbers doon ay yung mga kasama sa bahay. Oo. How did you come to this kind of realization na ayaw mong dalhin ang stress mo sa bahay nyo? Remember, during those times, single ka pa lang. So paano mo na develop yung ganun na klase na thinking na ayoko nito dahil nakaka-stress, baka mamaya dalhin ko pa sa bahay, dalhin ko pa sa mga anak ko. How did you get to that kind of thinking? Kasi nung nasa corporate ako, wala na talaga akong time sa mga friends or lumabas o mag-self-pamper. Mm. Wala na talaga akong time kasi as an accountant, dapat nasa office ka lagi. Tapos yung mga friends ko, hindi nila maintindihan. Nawala na ako ng friends. Hindi nila maintindihan na hindi ko kayang lumabas ng mas maaga. So, may experience pa nga ako. May friend ako nung nag-work ako sa Makati. Tapos may friend ako, pinuntahan ako sa Makati. Hindi ko siya mababa. Kasi may deadline kami noon. Nakakagilty. Mm-hmm. Pero, kailangan kasi sa trabaho. Nakatali talaga ako sa trabaho. Parang siyang obligation na wala kang choice kundi gawin yung trabaho mo kasi yun yung pinili mong career. Parang ganun. Kaya, sabi ko, nabubuhay ako para sa trabaho. Pag nagkaanak ako, ayoko naman ng ganito. Gusto ko naman na mabigay yung oras ko sa kanila. Not my whole time sa trabaho lang. Siguro pwedeng magtrabaho, pero dapat may time din para sa family. Wow. That is so nice to hear from you, Miss April. Ang ganda ng ano ng pattern mo, and yung nabanggit mo kanina na ano na nahirapan despite finishing complete, nahirapan, medyo mahirap pa rin ang ano ang pumasok sa Upwork. Kaya nga sabi mo ang Upwork talaga nakaka-stress. Isa sa mga pinaka popular platforms ang Upwork, pero nakaka-stress ang arte-arte, ang hirap na nga pumasok, ang hirap pang kumuha ng first client, tapos lalo na ngayon nagki-kick out na sila ng mga members, nagki-kick out na sila ng mga freelancers, ang daming mga ewan na ginagawa ang Upwork. So I am grateful that you are one of the examples na you tried to look for other means instead of pumunta ka sa ibang mga platforms like onlinejobs.ph or whatnot. Nag-focus ka sa social media talaga dahil yun din naman ang natipuhan mo naman na niche. You transferred to a different niche. However, may nasabi ka rin na ano na nung nahirapan ka sa Upwork, fortunately, nakuha mo itong opening ni Miss Bong Isleta. Shout out to Miss Bong. Hello Miss Bong. Maraming salamat po for giving opportunities to many people like Miss April here. And would you say that despite the skills that you have learned and despite the fact na batido ka naman na sa pag-a-apply ng ano ng trabaho, was it luck or was it skill na nagkaroon ka ng position from for Miss Bong? Luck, kasi ang daming gustong mag-work for Miss Bong that time. Na taon lang na una akong nag-comment ata, isa ako sa unang nag-comment. Ang laking tulong, Sir Phoenix, nung review ni Miss Bong. Kasi a week after that, nagkaroon na ako ng client. Tsaka, binigyan din niya ako ng review sa LinkedIn. Mm-mm. Ayun. I like that. I like that you address that. Dahil ano eh, maraming mga coaches itong nagsasabing, you just have to do this, you should not believe in luck, you should not believe. I think, when it comes to freelancing, ladies and gentlemen, let me emphasize to you that it is 50-50. Some parts of your freelancing life depend on your skills. Some parts of your freelancing life also rely on luck. Dahil pag minsan, yung kahit na napakaganda ng cover letter mo, kung nagkataon na Karen ang pangalan mo, ayaw ng client ang Karen, nagkataon lang, so pasensya na, talagang ganun. It's just sheer luck that is what's that usually happens. And in Miss April's case, hindi ang pinaka gusto ko sa kwento mo, Miss April, hindi ka nag-give up.
That's the biggest thing, because maraming mga pumapasok sa freelancing tapos yung ganyan nga, yung nahirapan silang ano, nahirapan sila sa pagpasok sa Upwork, nag-quit na sila. Nahirapan silang kumuha ng client, nag-quit na sila. Na yung hindi nila kabagayan yung first client nila, nag-quit na sila. You, on the other hand, you look on a different avenue. Parang iba ang trail of thinking mo. Gusto, you still followed freelancing, but you tried to look for other means and ways. For example, ayaw mo sa Upwork, ayaw mo sa Upwork, so sa ano na to, sa Facebook ka na, ayaw mo na ang bookkeeping dahil nakaka-stress na, you transferred to social media management, and then ayaw mo doon sa client mo, well, naghanap ka ng ibang client. That is so good of you. Now, how do you have this kind of attitude na ano, na hindi ka nag-quit? Is there a reason? Do you have anyone inspiring you kung bakit nagpursige? Isa sa mga reason siguro, Sir Phoenix, nag-follow ako ng madaming freelancers, ng Filipino freelancers. Oh. Yung mga value posts nila, malaking impact sa akin yun eh, yung mga value posts, yung mga motivational posts. Mm-hmm. Kahit na akala nila walang nakakapansin, malaking impact sa akin yung pag nagbabrowse ng Facebook. Yun. At saka, may accountability group akong sinalihan. Mm-hmm. Na where I share my struggles, I share my wins, malaking bagay yung na-out mo siya sa ibang tao. Sige, not necessarily sa family mo, mas sa freelancing side kasi mas may advantage din kung may other freelancers na nakakarinig ng ano mo, ng struggles and wins mo kasi freelancers din sila. Mm-hmm. Syempre, family is always there to support you. Pero iba pag kami accountability group. Iba yung support, iba yung nabibigay nila sa iyo kasi para bang kahit madapa ka, may matatakbuhan ka. Parang ganoon. Lalo na pag narinig mo na nagii-struggle din sila same as yours, yung ganun din yung struggle nila, pareho kayo. Tapos sabay kayong babangon, sabay kayong maghahanap uli ng client. Yun, malaking tulong, Sir Phoenix, yung ma-i-out mo yung sarili mo out there. Parang huwag mong sarilinin yung pag na-depress ka, hanap ka ng kausap. Mas maganda kung kahit sa online mo lang nakilala, mas maganda kung freelancer din. Mm-hmm. Of course, nakakatulong din ng family, pero malaking bagay yung mailabas mo siya sa sarili mo, hindi mo kikimkimin. Ayun, wow. Sir. I like that. Ang ganda ng ano ng impact ng group sa iyo. This is very, very nice because I'm encouraging people to keep posting whatever they are feeling in our group, most especially. Basta kung it doesn't even have to be in our flip group. Basta kung as a freelancer, they should have a diary of their own. They should they should tell the world what they are experiencing para naman ma-inspire ang mga tao. And kagaya mo nga, Miss April, nagkaroon ka ng accountability partners in different ways and forms. Hindi lang itong accountability group mo. You also have these people that you are following. As good as accountability rin yun eh. Kasi you are following them. They are pushing you. They are inspiring you. So it is so nice to hear that. Dahil at least nalaman ko na ano, na some people here who are expressing themselves through social media has reached out to you, has helped you. And I love that. Buti na lang. So, yan na, ladies and gentlemen, as you can see, yung mga sinasabi po ninyo, yung mga sinusulat ninyo, yung mga videos ninyo, lahat ng mga sinasalpak ninyo sa social media, especially if it is in our group, nakakatulong po. Kaya kahit na anong experience ninyo, sabi nga ni Miss April, whether it is up or down, sabihin nyo lang. Because people will always be, there will always be somebody out there who can relate. There are more questions coming up here. But before we proceed to the questions, let me just give you people some reminders. Magpahinga ka muna, Miss April. Ako itong mag-datatat ng konti. Anyway, next week,
We are going to speak with Ms. Gladys Cabrera. It's an interview with Ms. Gladys. She will be talking about how she booked 3 clients on Upwork after being rejected multiple times. Ayan na, yung nasabi nga ni Ms. Boton, maarte talaga ang ano, ang Upwork. Maraming mga pakwela ang Upwork eh. And it is very stressful. Now, today, si Miss April, she shifted away from Upwork. Etong si ano naman, si, next week, si Miss Gladys, nagpursige pa rin siya sa Upwork. And so she is going to talk to us about booking 3 clients on Upwork after the multiple times na na-check daw siya. That will be on June 3, 2020 at 5:30 p.m. Again, let me see you, ladies and gentlemen, next week at 5:30 p.m. para makasama natin si Miss Gladys Cabrera. Now, si Miss April, nasabi nga niya na pumasok siya sa ano sa VA Bootcamp. That was what back then? At ang kinuha niya is the complete course. So I encourage you people to visit the website. That's vabootcamp.ph. Go straight to /enroll para naman makita ninyo kung ano ang ino-offer namin. Dahil for sure, kayo magtatanong kayo agad-agad kung magkano at ano yung mga ino-offer namin before you will be exploring the other things that we can offer you. But I encourage you, ladies and gentlemen, kung maaari sana, tignan nyo muna yung mga nasa page namin bago nyo tatanungin kung magkano. you will never have an idea of what we can offer to you if you're just going to ask for how much. But if you insist, we do have our skills package. This is the cheapest course that we can offer for you at the price of 3,990. Close to 4,000 na lang po yan, but 3,990 skills package, which is a step-by-step tutorial about email management, social media management, calendar management, website management, internet research, office applications, and transcription. These are skills that you need para ma-enable ka na mag-apply sa freelancing. Now, if you want to go further in freelancing, dahil ang kulang dito is the way you write your cover letters. Dahil ito, purely skills lang po ang ibibigay namin sa inyo dito sa skills package na ito. Now, if you want to hone, get more skills about applying, dahil marami pa tayong dapat nasikasuin when it comes to applying for Upwork, for example, dahil nga napaka-arte, andito po ang accelerated course namin, where we are going to add data entry, transcription, email management, internet research, office applications, social media management, schedule management, website updates, and e-commerce management. And on top of that, pag ito po ang kinuha ninyo na package, you will be able to join our nakalimutan ko ang pangalan doon. Guided Hustle Challenge. Ooh, nakalimutan ko ang pangalan. Dito, pag kinuha nyo pa itong accelerated na ito, you are entitled to join the Guided Hustle Challenge. And aside from that, doon na po namin i-introduce kung paano kayo magsulat ng cover letters, kung paano nyo ibibigyan kayo ng ano, ng audit naman sa profile ninyo, especially sa Upwork, para naman matulungan kayo na makakuha ng client agad-agad and makapasok din sa Upwork. But, katulad nga ni Ms. Boton, ang kinuha niya is the complete package, which includes, on top of everything that I mentioned a while ago, search engine optimization, WordPress web design, email marketing, content writing, bookkeeping, and Facebook advertising. Why? Because these are the skills, these are more advanced skills na where you can get higher demands for higher pay. This is why it's in our complete course. It's kind of the master class. And on top of this, may mga addition pa kami, like this free course, 5 Reasons Why Some Freelancers Earn 100K a Month. This is an introductory free course that we can give you, pero yung main course is already included in, where is that? Our, yeah, it's already included in our complete package, yung Road to 100K na yon. So, but if you are interested, go and check it out at vabootcamp.ph/free100k course. That is 5 reasons why some freelancers earn 100K a month and others don't. Nakuha niyo to, ano, Miss April? Yung Road to 100K.
Thank you very much for watching. Ayan, Miss April, may tanong dito na ano? Nasaan na yun? Where did you get your social media marketer course? Aside sa VA Bootcamp, nag-enroll din ako sa, pwede ba Sir Phoenix sabihin? Yes, yes. Go ahead. Social Media Academy by Nick Sibugo. Social Media Academy. Ayun. There malaki you go. Siya. Pero caveat lang ah, kasi normally sa freelance or basta pagkakakita ng courses, grab ng grab agad. Huwag kang mag-iipon ng course kasi ang hirap pag madami kang course tapos wala kang natatapos. Mas maganda kung isang course lang muna, tapusin mo muna, tapos tsaka ka mag-upgrade ng skill. Kasi normally, kahit isang course lang about social media management, okay na yun eh. Okay na yun. Ang kailangan, ang tututo ka talaga sa experience, hindi lang sa course. Mas maganda after isang course, like sa VA Bootcamp, apply ka na agad sa isang client, maghanap ka na agad ng client. Huwag ka nang mag-upgrade pa ng mag-upgrade hanggang sa, baka kasi ma-stuck ka sa learning mode, which is nakaka-drain pag-learning mode lang ng learning mode. I love that! Getting stuck at learning mode! Sakit yan ng marami! Kasi sa ating mga Pilipino, sakit talaga natin yung gusto nating maging perfect, gusto nating master natin before tayo sasabak sa whatever we want to get into. And that is freelancing included. Marami po sa atin itong napaparanoid na gustong unang application pa lang sa Upwork, for example, gustong makalusot agad. Gusto yung unang sinulat pa lang ng cover letter, gusto na-hire na agad. If that is the way you think, pasensya na po, but you will be facing a lot of disappointments. And the problem with that is your journey to achieving that. Ang daming preparations, marami sa atin itong, yun nga, sabi ni Miss April, na stuck into learning mode just because we want things to be perfect the first time that we do things. And yun nga, ang advice po ni Miss April is, once you follow somebody, once you took a course, i-apply mo na. I-apply mo na ng i-apply. Kasi they have already given you the tools that you need. But hindi, and just because you failed the first time doesn't mean that kulang yung inaral mo. Usually, kulang lang yung experience mo eh. So just keep on going and going and going. Yan, I really love your content, Miss April. Matanong ko nga, do you have any advertisements or shoutouts today? Wala naman, Sir Phoenix. Kung gusto nila, add niya na lang ako sa Facebook. Yes, yes. May nag-request dito na ano eh, na gusto ka raw. Where is that? Saan na yun? Kasi I also want to highlight. Sorry po, medyo ang bilis ng comment, hindi ko na makita yung comment mo. Pero may nagtatanong po kasi, Miss April, kung pwedeng i-add ka nila as a friend. Would that be okay? I-add na lang po ako. Add nyo na lang ako sa Facebook. Or sa there. LinkedIn ako. Ayun, mas okay pa sa LinkedIn. To those of you who are using LinkedIn, hanapin niyo po si Miss April Bolton dahil doon po makikita ang activities and of course magkakaroon ka ng connection. The good thing about following her and adding her on Facebook is you will be able to see her activities, kung paano siya gumawa talaga ng social audit in action, dahil kung ano ang meron po sa ano sa page niya. Upfront, yon din ang makikita ng mga clients. So you will see the quality of her work. I do encourage you, everybody, to look up Miss April. Dahil I strongly believe if you are going to rewatch this interview with Miss April, marami kayong mapipick up. Ako nga, nag-quit na ako sa pagsusulat dahil ang dami kong ni-note-take na mga sinabi ni Miss April that you can expound and you can interpret. Just for example, malaking bagay itong nagkaroon ka ng accountability partner, because this is something that encourages you. Even if you do not feel low, even if you don't feel disappointed, wag mong antayin. It is good that you will develop peers, dahil itong, lalo na sa inyo mga newbies, maganda yung marami kang mga kasama, marami kang kaibigan na
who are experiencing the same thing as you do. As Ms. Botan said, the family is there and the family will always love you. But until they will take up freelancing themselves, it is different. It is difficult for them to be able to support you emotionally and psychologically as a freelancer. Meanwhile, andito itong mga kasama ninyo na meron ng experience, and some of them are also starting up just like you, and they will feel, they know what you feel. They feel your pain. Yun ang kagandahan sa pagkakaroon po ng mga peers sa atin dito sa freelancing. And so, I encourage you people to reach out to Miss April. Kung wala kayong masabi, wag naman pong hi agad lang. At least man lang sana mag-thank you kayo ng konti. Wag pong hi lang kasi talagang mahirap pong replyan ang hi lang. So as much as possible, extend your thanks to Miss April here dahil marami po siyang na-share po sa inyo. Any final words, Miss April? Naalala ko, Sir Phoenix, nung nag-take ako ng transcription job, o yung summer job kay Ms. Pong, sabi ko before na balang araw sana yung interview ko naman yung matranscribe or masummarize ng iba. So, ito na nga, isa sa mga goals or dreams come true, tong interview na to. Wow! Wow! Ang ganda naman. So, you used to be learning, and nakikita mo yung mga interviews, tapos yung work mo mismo, nakita mo kung ano ang mga laman ng interviews, and now you are here. You know what, Miss April, the good thing about starting up here in Just Success is we will see who you are right now, and then there will come a time that we will be inviting you again and hope to talk to us again, and makikita namin ang progress mo. That is the one benefit of being here in Just Success. Makikita namin ang difference ng iyong journey, where you started and where you will end up. So here's to hoping to further success in your freelancing career. Then, may bibigay po ba kayong advice para sa mga newbies? Sa mga viewers natin? Napakagasgas na, pero never give up. Basta, okay lang na madapa, okay lang na magpahinga saglit, pero wag mong hahabaan yung pahinga. Kung gusto mo ng alone time, siguro 2 days, 3 days, tapos balik ka na ulit, hanap ka na ulit ng ibang client, move on. Kailangan mabilis kang mag-move on. Kasi pag pinatagal mo pa, mas mahirap magbumalik pag matagal. Ayun. Salamat, Sir Phoenix, sa pag-invite sa akin dito. Super grateful as your interviewee. Salamat po. I enjoyed talking with you. Ang sarap nga kasi wala na akong ibang ginagawa. Talagang sulat na lang ako ng sulat, note na lang ako ng note, naninilip na lang ako sa comment. Kasi ang gaganda ng mga sinabi mo. And you know what? I will be replaying this a couple more times. Dahil ang dami mong sinabi na ang sarap na i-expound, ang sarap na i-explain. So ladies and gentlemen, I strongly advise that you re-watch this, especially when in time comes na medyo nadi-disappoint na tayo sa freelancing journey natin. This is a good video that you can rewatch para makita nyo naman kung ano ang proper attitude of being a freelancer, especially kapag nasa journey, in the middle of the journey pa lang tayo towards success. There you go, ladies and gentlemen. Thank you very much for coming and watching us, and thank you for sharing this video. Again, keep on sharing this video at mag-comment po kayo kahit tapos na po itong interview. You will still be able to receive Miss April's gift para po sa inyo sa Instagram, and you definitely need it if you want to market yourself as an Instagrammer or social media marketer, dahil nandito na po ang expert natin. Thank you very much, Miss April Botan. Sana po mag-succeed po kayo ng further, much, much further, because I am looking forward to interview you again some other time. Again, ladies and gentlemen, I'll see you again next time. Bye-bye. Bye-bye. Okay. Ending. End. End. Ayan.